Isang araw, abala ang ama sa pagtatrabaho sa kanyang opisina nang dumating ang kanyang anak na tumatakbo at tila balisang balisa. Ang batang lalaki ay nagsabing may isang tao raw na nag-aayos ng mga bagay sa kabilang silid. Sinundan ng ama ang kanyang anak papunta sa sala at natagpuan ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Kaya't tiningnan niya ang kanyang security camera upang makita kung ano ang nangyari. Ang kanyang nakita ay nagpanginig sa kanya. Makikitang isang maliit na laruan sa higaan ng aso ang dahan-dahang gumagalaw sa sala ng mag-isa. Ang batang tila naiinis ay agad na pumunta sa mga bagay at sinimulan pang buhatin ang higaan ng aso at ibinato ito pabalik sa sahig sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos ay biglang gumalaw ang higaan ng aso pabalik sa kanya ng may lakas na siyang nagpatumba sa kanya. Sa kabutihang palad, bumagsak ang batang lalaki sa malambot na higaan ng aso. Kaya, ano nga ba ang nakita ng batang lalaki nang sabihin niya sa kanyang ama na may isang tao na nag-aayos ng mga bagay? Maaari bang may isang madilim na presensya na nagpapakita sa kanilang tahanan? Kayo ang magdesisyon. Ang TikTok user na si Eddie ay nakapark sa harap ng isang Boston Pizza restaurant sa Fresno, California, nang may mapansin siyang kakaiba. Okay, where is this car that's reflecting on this Boston Pizza window? It's a Corvette C8. I seriously don't see that car anywhere. Where's that car? What? Where is that car? Hello, where's that car? Where is this car? Sa refleksyon ng bintana ng restaurant, nakita ni Eddie ang isang orange na Corvette C8. Pero nang tumingin siya sa paligid ng parking lot, wala naman ito doon. Sa hindi makapaniwalang reaksyon, ipinost ni Eddie ang kanyang video sa TikTok at nagtatanong kung nahuli ba niya ang isang glitch in the matrix. Ang kakaibang footage ay naging viral at nakakuha ng mahigit 2.8 milyong views. Sa mga komento, paulit-ulit na hinihiling ng mga manunood kay Eddie na bumalik at i-video ang lugar muli. Okay, we are back at the same parking lot because one of the many comments you guys were saying is go walk up to it. The car is either inside of the pizza parlor or it's a wrap on the window. I don't know. Let's check it out.
So I'm walking to it right now. If you look at it actually from this point of view, the reflections look kind of accurate. There's a fixed place, there's a light co-reflecting, that's right here. And no, there's like no car in here. Sa pagkakataong ito, ang bintana ng tindahan ay eksaktong nagre-reflect ng kung ano ang nasa harapan nito. Wala na ang orange na Corvette. Isang gabing gabi sa Nashville, Tennessee, sinabi ng mga kaibigan ng isang babae na agad kunin ang kanyang kamera at magmadaling lumabas upang tingnan ang kakaibang kaganapan sa kalangitan. What was that? You guys. I got that. Ang grupo ng magkakaibigan ay nagulat habang pinapanood ang buwan na tila nagbabago ng kulay mula berde patungong pula at biglang parang naglalabas ng uri ng kuryente. Ang mga nakasaksi sa nakakagulat na pangyayari ay naniniwalang nakita nila ang lahat mula sa isang posibleng pagtatakip ng gobyerno, mga alien, at syempre, maaaring isang glitch in the Matrix. Ngunit kung ito man ay isang glitch, mga alien, o baka isang napakagaling na peke, iiwan ko na sa inyo ang pagdedesisyon. Noong 2015, dumalo sina Candace Gardner at ang kanyang asawa sa isang Halloween party sa isang abandonadong bilangguan na sinasabing pinamumugaran ng mga multo na may madilim na kasaysayan. Malaking pagkakamali iyon ayon kay Candace. Sinasabi niya na sa buong gabi ng party, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya at mula noon, nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa bahay ni Candace. Naniniwala siya na maaaring isang masamang entidad ang sumunod sa kanya mula sa lumang bilangguan, isang madilim na espiritu na nagtatangkang saktan siya at ang kanyang pamilya. Agad pagkatapos ng pagbisita sa bilangguan, nagsimula si Candace na makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanyang tahanan. Ang mga ilaw ay kumikislap sa gabi habang natutulog sila ni Candace at ang mga pinto sa bahay ay nagbubukas at nagsasara ng mag-isa. Ngunit ang pinakakatakot sa lahat ay nagsimulang maghagis ng mga bagay ang espiritu kay Candace ng agresibo. At ang mga nakakatakot na insidente ay patuloy na lumalala habang tila ang entidad ay gustong saktan ng seryoso si Candace. Habang natutulog si Candace, nagsimula siyang magising sa mga masakit na pag-atake sa kanyang tiyan. Parang may hindi nakikitang puwersa na magaspang na humahawak o humihila sa kanya. Sinabi niya na nahuli niya ang ebidensya. Noong isang gabi, natulog sina Candace at ang kanyang asawa habang nanonood ng TV sa sopa. Habang natutulog ang mag-asawa, nahuli ng isang CCTV camera sa kwarto ang isang bagay na labis na nakakatakot. Help! 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 Help!
mukhang hinawakan at iniikot ng masakit sa ere ang binti ni Candace ng isang di nakikitang puwersa. Nagising siya sa pagkabahala at sumigaw para humingi ng tulong sa kanyang asawa. Pero ang nagawa lamang ng kanyang asawa ay hawakan ang kanyang binti at hilahin pabalik. Sa wakas, naialis din ng kanyang asawa ang binti ni Candace mula sa kung anuman ang humihila dito. Pero naiwan si Candace na umiiyak sa sakit at takot. Kailangan kong sabihin na pagkatapos mapanood ang footage na ito at marinig ang desperadong mga pakiusap ni Candace para sa tulong, napakakumbinsido ng video na ito. Ngunit naniniwala ka bang may madilim na entidad na sumunod kay Candace mula sa bilangguan at ngayon ay marahas na nagpaparamdam sa kanyang tahanan? Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay. Tungkol kay Candace, sinasabi niyang ang kanyang pamilya ay patuloy na nakakaranas ng nakakatakot na paranormal na mga pangyayari hanggang ngayon.